Inspired, welcome back to my channel. So for today's video ay nasa another part na ulit tayo ng ating simplest, easiest, and of course cheapest na wedding invitation na pwede ninyong gawin kung kayo ay naka-tight budget para sa inyong wedding. Naituro ko na sa inyo kung paano gumawa ng ating simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation na pwede ninyong gawin. Pero of course, meron ulit akong tinuturo sa inyo, which is yung upgraded version, which is yung ganito. Ayan, pumili na lang kayo kung ano yung gusto ninyong gamitin dito para sa inyong event. Ayan, kung naka-tight budget talaga kayo at maliit lang yung nakalaan na budget para sa inyong wedding invitation, pwedeng-pwede nyo pa rin gawa ng paraan yan para makagawa kayo ng ganitong wedding invitation ninyo at makapagbigay kayo sa inyong mga guests. Ito yung pinakaunang tinuro ko sa inyo na simplest, easiest, and of course, cheapest na wedding invitation. At ito naman yung upgraded version. So, nung nakaraan na video, ay tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng monogram. So, sana nasundan ninyo yon at meron na kayong nakaready ng monogram. At bago kayo magpatuloy sa video na ito, ay dapat nasundan nyo na muna or nagawa nyo muna yung video or yung part 1 kung paano gawin yung nasa loob nito. Yung part 1 kasi, yun yung layout kung paano gawin yung nasa loob nitong ating invitation. Hindi ko na ituturo kung paano gawin yung nasa loob nito dahil gagamitin natin kung ano yung ginawa natin or yung layout natin doon sa part 1 nitong ating paggawa ng wedding invitation. So, ipapakita ko sa inyo ulit yung aking screen and of course kung ano yung mga kailangan natin gawin and yung mga materials na kakailanganin natin para magawa natin itong upgraded na version. Ang pinagkaiba nito dito sa mga pinakita ko sa inyo na una ay of course ito, jute string. Ito naman, ang ginamit ko dito is paper yan. Ayan, paper lang yan. Pero kung gusto ninyong gumamit ng ribbon, pwede din. And then ito, may design tong paper na to pero baka hindi niya masyadong makita. And ang pinagkaiba nito, ayan, ito kasi medyo manipis. Ito, as in, sobrang kapal. Sobrang kapal ng paper na to. And ipapakita ko sa inyo yung loob nito. So, ganito yung kanyang itsura. So, hindi na natin kakailanganin ng envelope dito dahil yung mismong invitation ay parang meron na siyang envelope. And ganito siya kapag bubuksan. Ayan. And ganyan. Ayan. So, ito yung upgraded na version natin. So, kung gusto ninyo or kung ayaw ninyo yung ganito na plain lang, pwede natin gawin yung white yung sa loob and of course kung ano yung color motif ninyo dito naman sa labas. So, yun yung ipapakita ko sa inyo and dapat nagawa nyo muna yung part 1 bago tayo magpatuloy dito sa part na ito. So, nung nakaraang video din ay tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng 2x2 na monogram. So, i-print nyo na din yun at ganito na din yung magiging kalalabasan niya. Ayan. So, i-cutting nyo na din siya para maging ready na and i-ready nyo na din yung ating part 1 or yung paggawa dito sa ating layout. And ang kakailanganin natin na materials dito, so ang ginamit ko dito ay yung glossy na sticker. Yes, sticker po yung ginamit ko dito. Ayan, so nakikita ninyo glossy siya. Ayan, may nag-reflect. And then dito naman ay kung ano yung paper or kung ano yung color motif ninyo sa inyong event. So, yun na lang yung gamitin ninyo dito. So, pumili na lang kayo kung gusto ninyo ng scented or yung may mga decorations. Pwede din yun. So, nakadepende na sa inyo yun. Basta ang kakailanganin natin dito sa loob ay sticker. So, ayan, punta na tayo doon sa aking screen at papakita ko sa inyo kung ano pa yung kailangan natin gawin bago natin i-print yung ating layout. So, bago ko pala makalimutan, ang ginawa kong size pala ay 4R size. So, pareho siya dito. Ayan. Pareho yung size niya na 4R size. Kaya 4R size lang yung ginawa ko dahil yung sticker paper na available sa akin ay A4 size. So, hindi niya kakayanin kapag yung 5R size yung gagawin ko. Kaya 4R size yung sample na ginawa ko. Ayan. Pero kung sakali na meron kayong sticker paper na long, pwede kayong makagawa ng 5R size kung mas prefer ninyo yung ganitong size. Ito, 4R size yung ginawa ko. Sobrang ganda at sobrang swak lang yung 4R size para sa mga civil wedding invitations. So ayan, nandito tayo ngayon sa aking screen at ito yung pinakaunang pinakita ko sa inyo or yung tinuro ko, which is yung part 1 kung paano gawin yung sa loob ng ating invitation, which is yung layout natin. So
Kung napanood ninyo yun at sinundan ninyo yun, alam ninyo na yung paper na ginamit natin dito is long. So, papalitan lang natin ito ng A4 size. So, hindi naman masyado matatamaan yung paper size natin dito or yung layout natin kapag pinalitan natin yung paper size. Dahil sakto lang naman yung 4R size doon sa ating sticker paper na ginamit para dito sa invitation. So, ang gagawin lang natin dyan, ipunta lang tayo ng layout, size, and then of course, piliin lang natin yung A4 size. Ayan. And then, tanggalin lang natin yung mga nilagay natin dito na mga boxes. At may iwan lang yung ganitong layout dito sa ating Microsoft Word. So, kung gusto ninyo ng ganyan lang, plain lang yung inyong layout, pwede din. Pero kung gusto nyo naman ng may design tulad nito, ayan, so nilagyan ko siya ng design. So, kung ano yung design na nilagay ko dito sa monogram ay ganun din yung nilagay ko dito. So, nasa sa inyo na kung gusto ninyo or kung ayaw ninyo maglagay ng design at kung ano yung mga gusto ninyo na ilagay na halimbawa mga bulaklak, ganyan. So, gumawa na rin ako ng sample para hindi na tayo masyadong matagalan dito. At ito yung ginawa kong sample. So, naka A4 size na ito. So, ang gagawin na lang natin dito is tatanggalin ko yung mga ayan, yung mga boxes na nilagay natin. Ayan, and then, ipiprint na lang natin siya at magiging ganito na yung kanyang itsura. So, i-prepare nyo na yung inyong sticker paper at ipiprint na natin yung ating layout. So, of course, i-print lang natin yan. So, same settings lang yung gagawin natin. So, pupunta tayo ngayon dito sa printer options, print settings, and then of course, yung photo paper glossy and quality, yung ating pipiliin. So, okay na natin yan, and then i-print na natin. So, ayan, i-print na natin yung ating layout, at i-ready na natin yung mga materials na pakailanganin natin. So, ito na, na-print ko na yung aking layout, and si sticker ko talaga siya pinrint. And, ang gagamitin ko naman ngayon na colored paper is yung ganito, color blue, and ito ay pangalan niya is ayan, Moroccan colored na long, and ito matagal na sa akin ito, so ginamit ko itong paper na ito nung ginawan ko ng invitation or wedding invitation yung friend ko, so ito yung natitira at meron pa ako, so gagamitin ko siya sa mga samples na pinapakita ko sa inyo. So of course sample lang itong color na ito, so nakadepende na yung gagamitin ninyo sa kung ano yung color motif ninyo and of course kung ano yung available na paper sa inyo and kung ano yung prefer ninyo na gamitin design. So yung Moroccan, yes, Moroccan. Hindi ko lang po nakikita. So, may design siyang ganyan. Ayan. May ganyan siyang design. So, ito yung gagamitin ko. So, ang gagawin lang natin ay of course, ididikit lang natin yung ating pinrint dito sa ating colored paper. Then of course, ikakat na natin. So, ayan, na-edikit ko na siya. And ang gagawin na lang natin ay ikakat natin based doon sa outline na iniwan natin. So, ayan, yung guhit. Diyan natin siya ikakat. So, gagamit na lang ako ng scissors since sample lang naman ito. Pero kung maramihan yung gagawin ninyo at meron kayong paper cutter, much better para mas mabilis yung pagka-cut ninyo since, ayan, straight lines lang naman yung gagawin natin na cutting dito. So, ayan, dapat ganito na yung itsura ng inyong output. And kapag babayta rin natin, ayan, meron na siyang color dito sa likod. Ayan. So, next na gagawin naman natin ay yung ganito na muna. I-prepare na muna natin ito. And of course, dapat meron na rin kayong nakat na inyong
2x2 monogram. So ito, paper lang yung ginamit ko dito and glittery siya. Hindi ko alam kung nakikita ba dito, pero glittery yan. And ang lapad niyan is 1 inch. So ito yung ginamit ko na paper. Hindi ko alam kung na, ayan, nakikita na nag-glittery siya. So ito yung ginamit ko dito. So kahit na anong paper pwede, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin. Or pwede din yung ribbon kung yun ang mas prefer ninyong gamitin. And then next na gagawin naman natin, kunin na natin ito at ifo-fold na natin siya. So ang pag-fold dito ay dapat nakikita yung name ni groom and ni bride. So ganito lang natin siyang ifo-fold. Ayan. So medyo makapal to kaya dapat ingat-ingat sa pag-fold para hindi masira yung paper. And then next naman ay, alam tayo mahirapan, kuha ko ng ruler. At itapat ninyo doon sa 4 inches. Ayan, so 4 inches. Ito yung 4 inches. Since, ayan, ganito. Since 4 are yung ginagawa natin, kaya dapat ay naka-fold siya sa 4 inches. Ayan, so na-fold ko na siya at para na siyang envelope. So kapag bubuksan nyo siya, ganyan, dapat nababasa yung name ni groom and ni bride. And then, ayan, the wedding of groom and bride. And then, nandito yung details. So ayan, medyo malapit na tayong matapos. So ang kakailangan na lang natin ay yung paper na, ayan, or yung ribbon, or paper, or belt na tinatawag. So kung ano yung ginamit ninyo, yun ang kunin ninyo. And then, susukatin lang natin kung gaano kahaba yung kakailanganin natin para malagyan ng belt yung ating invitation. And then, next naman, kuha ko ng double-sided tape. And then, of course, lalagyan na natin ng tape itong parang belt natin dito. Ayan, so dapat ganito na yung kinakalabasan ng ating invitation. And next naman ay yung ating monogram. So ayan, may nakaready na akong monogram dito. So ang gagawin natin dyan ay kukuha ulit tayo ng double-sided tape. And then ilagay natin dito. Ayan. Tapos, bago natin idikit ito, tansyahin muna natin kung saang banda natin siya ilalagay. So, ayan, ganyan. At kung nakikita nyo na okay na, saka na natin ilagay yung ating monogram or idikit na natin siya. So, ayan, natapos na natin yung ating upgraded na cheapest, easiest, and simplest na wedding invitation. So ayan, natapos na natin gawin yung ating upgraded na wedding invitation, which is yung simplest, easiest, and of course cheapest na pwede ninyong gawin para sa inyong event. So ayan, sana sundan ninyo lahat yung mga instructions natin, yung mga videos natin kung paano gawin itong ating mga invitation. So kung mas prefer ninyo yung ganito lang na wedding invitation, ayan, meron tayong tutorial dyan. And kung gusto nyo naman ng upgraded version, meron tayo dyan. So kung nahihirapan pa rin kayong gumawa ng inyong sariling wedding invitation, itong mga ginawa ko na upgraded na wedding invitation ay available po siya for purchase. So sobrang mura ko lang po siyang i-offer sa inyo dahil sabi ko nga sa inyo is simplest, easiest, and of course cheapest itong ating invitation na ito. So kung gusto ninyo ng paggawa ng ganitong invitation, pwede ninyo ako na i-message. So mag-message lang kayo sa aking Facebook page na ayan, Inspired by Cassie. Sasabihin nyo lang na ganitong invitation yung gusto ninyong ipagawa. So, available lang po ito para sa ating assembled na invitation. So, yung layout po, wala pa akong i-offer na layout.
para po dito. So, kung gusto ninyo na mag-DIY ng sarili ninyong wedding invitation na ganitong style, sundan nyo na lang po yung ating mga videos or yung mga tutorials kung paano gawin. Pero kung gusto nyo naman na i-avail na lang yung assembled na invitation, i-message nyo lang po ako at sobrang mura ko lang po sa inyo na ibibigay yung ganitong klase ng invitation. So, ayan, sana gustuhan ninyo yung ating video today. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!